Ngayong gabi sa The 700 Club Asia. Dahil sa pagkalugi ng negosyong tutorial services, nanlilimos si Ponciano para may mapakain sa pamilya. Paano magwawakas ang pagdurusang ito? Magkapatid na Praise and Gethsemane, kapwa na harap sa hamon ng COVID nang mahawa ang mga magulang. Mag-asawa na kapwa registered nurses nagka-COVID-19. Ano ang gagawin gayong nahawa na rin ang 5 taong gulang na anak? Mga kwentong magpapatunay na kahit sa makabagong panahon, meron pa rin himala. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Taong 1992, nang magpakasal ang magkasintahang Ponciano at Lilian. Isang lingkod ng Diyos si Ponciano, habang isang guro si Lilian. Masaya ang kanilang pamilya at may maunlad na negosyong tutorial services. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nagsara ito dulot ng pag-usbong ng mga negosyong tulad ng sa kanila. Ang dating masayang pamilya ay napalitan ng kalungkutan. Puno ng takot, pag-aalala, pangamba yung panahon na yun. Naging masasakitin ang bawat sa amin. Kaya ako'y nangalye. Hindi ko ma-imagine na magagawa ko yun sa tanong buhay ko. Pagdating ko sa monumento, ay magpapalit ako ng pamulot na damit. At pagsimula akong mamulot ng mga plastic, o ano-anong mga makakalakal. Bago kumuwi ay mamamalimos ako. Tinatawag namin ang bahagi na yung buhay namin na darkest period ng aming buhay bilang isang pamilya. Ang nakapanlulumong kinasadlakan ng pamilya ang nagtulak kay Ponciano na tangkaing magpatiwakal. Feeling ko sobrang walang pag-asa para sa akin at sa family ko. Kaya tuwing dumadaan ako dun sa tuloy na yon sa Bantawak, ay iniisip ko tapusin na lang yung lahat. Tatalo na lang ako doon para mawala na yung lahat ng pinagdadaanan na napakahirap, napakasakit. Sobrang depressed na depressed ako. Pastor ako pero ganun ang takbo ng aking isipan nung panahon na yun. At tinatanong ko yung Panginoon, hanggang kailan kaya tatagal itong pinagdadaanan namin? Ngunit sa kabila nito, tila na naig pa rin ang pananampalataya niya kay Jesus na nagsilbing kalakasan niya, na nariwa sa kanyang alaala ang mga nabasa sa Biblia patungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay mula nang siya ay maging Kristiyano. Naging totoo at buhay ang Panginoong Diyos na tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at bawat panalangin. Jesus changed and transformed my life. Siya pa rin ang silbing ilaw at kalakasan namin. At gumamit siya ng mga tao, makapatiran sa tondo, upang tulungan kami. I was asking many questions to the Lord then. Sinagot ng Panginoon ang mga tanong namin, tanong ko. Sobrang dami. Sinagot ang aming mga panalangin after some years. Tila pinatatag ng pagsubok si Ponciano. Muling umusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Lalo pang lumalim ang paghahangad niya na maging pagpapala sa mga taong lansangan nang siya ay naging bahagi ng research group para sa isang Danish documentary tungkol sa mga taong lansangan sa tondo. Ang matagal niyang pamamalagi sa lugar ang nagbigay daan upang mabansagan siyang Tatay Paz ng naturang lugar. That started Church on the Streets and the Alps. I'm very happy and thankful sa blessings at favor ni Lord dahil yung aming pinagdadaanan, ito pala yung purpose niya para sa amin. Bagamat dumanas ng kadiliman si Ponciano, nagsisilbi naman siyang ilaw ngayon sa mga nangangailangan. Kanyang napagtanto na sa anumang suliranin, Panginoon lamang ang tanging solusyon. Alam nyo, lahat talaga tayo dumadaan ng pagsubok eh. Pero alam nyo po,
kailangan tingnan natin beyond ng pansubok. Minsan hanggang dito lang paningin natin. Pero sa mata po ng Panginoon, alam niyo mo, meron siyang plano eh. Kagaya ng na-experience nating lahat, no? Meron tayong mga nakaraan na maaaring ikinahiya natin, o kaya nagkamali tayo, o kaya nalugbok tayo sa problema. Pero looking at it, now, nakita natin na, meron parang ginagawa ang Panginoon para matuto ako, baguhin yung karakter ko, para turuan ako, na gamitan ako para mas marami pang mabe-bless dahil sa storyang yon o sa naging experience ko yun. Kaya kung dapat talaga tayo dumadaan sa problema, iisipin natin, hindi pa tapos ang storya ng Panginoon sa buhay natin. That's so true. And besides that, Miriam, we don't allow our thoughts to run a negative path. Yes. Like, Ponciano, na pastor siya, pero he entertained those thoughts. Kaya nagkaroon siya ng point na baka I can take my life and end it all. Yes. But he was sustained by the Word of God. Mm-hmm. When he went back to God's Word, the living Word of God carried him and gave him hope. You and I live in a fallen world marred by sin. Alam niyo po, merong sickness, may pain, may hardship, all sorts of trials. But Jesus assured us in the book of John, chapter 16, verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world, sabi ni Jesus. Would you like to receive that peace in your heart, in your life, from the only one who overcame the trials of this world for you? If your answer is yes, then follow us in this short prayer. Just say, Dear Jesus, I'm at a point in my life when I don't know what to do. I'm so confused. I don't know where to begin. The trials that surround me are so difficult. But you said that we can find our peace in you because you have overcome the trials and troubles of this world. So this very moment, I choose to put my trust on you. I come to you, I humble myself, I ask for your forgiveness for all the sins and shortcomings of my life. And I invite you, Jesus, this very moment to come into my life, to be my Lord, to be the God that will direct me and lead me, and to be my Savior. You died on the cross to purchase for me a future, a plan that is so good and so great that you have for my life. So I receive that now, Lord. Thank you for loving me. Thank you for saving me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Tanggapin ang himala ng bagong buhay na ang dulot ay kalayaan at tagumpay sa piling ng Panginoon. Itawag niyo naman sa amin kung kayo po ay sumabay sa panalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Maaari niyo rin itong i-text, sundin lamang ito. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0998-590-0620. You can rely on the wisdom that God gives you peace to make sound and wise decisions in life. Develop a deep understanding of His good, pleasing, and perfect will for your life by calling the 24/7 Prayer Center. Share your thoughts and concerns to our trained prayer counselors so they can pray for you and give you advice from the Word of God. The number is on your screen. Sa mga naninirahan sa ibang dako ng mundo, pwede kayo makipag-ugnayan sa mga trained prayer counselor gamit ang Facebook Messenger or Skype. I-type lamang ang keywords, The 700 Club Asia. Handa sila na ikaw ay pakinggan at ipagdasal. Learn more about the full life that God wants you to have by watching the videos posted on the 700 Club Asia Facebook page. Various lessons and insights on finances, goal setting, personal development, career, relationships, and so much more are shared by invited guests and Christian experts on different subject matters. Add us on Facebook by typing the keywords, The 700 Club Asia. Pwede mong panoorin muli ang mga bagong kwento at episodes ng The 700 Club Asia na nagpalalim sa inyong pananampalataya sa Panginoon sa YouTube channel nito. Maaari mo rin gamitin ang mga devotional sa cbnasia.org sa iyong Bible study at prayer time.
You can also get the 14-day devotional ebook for free. This can encourage you to rise from the damaging effects of the COVID-19 pandemic on your mental and physical health. It includes Taglish devotions with prayers that can strengthen you in times of adversity. Go to covid19devotional.cbnasia.org and download your free copy. Sa panahon ng matinding pagsubok, pamilya, ang ating maaasahang makapagbibigay ng kalinga at makapagpapadama ng pagmamahal. Bagamat kung minsan ay di pagkakaunawaan ang bawat isa, nagtutulungan sila sa panahon ng pagsubok. Ito ang pinakita ng magkapatid na Praise and Gethsemane nang magkaroon ng COVID silang mag-anak. Their faith in God and with each other were tested when their parents were severely affected by the virus. How did they survive this ordeal? Let's find out after a few reminders. Stay with us. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H, hassle-free giving using credit card, GCash, PayMaya, or PayPal. E, electronic banking through BDO, BPI, Metro Bank, and Union Bank. A, accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop, or iRemit Abroad. R, register and pay in 7-Eleven. T, text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Do you believe the fears in your mind? CBN Asia brings you daily encouragement, inspiring stories of overcomers, and the truth that sets people free from fears. Spark hope in the lives of more people when you partner with CBN Asia. For your donation of 1,000 pesos, you can watch the International Film Festival nominee, Oligase, Demon of Fear. Be a CBN Asia partner today. Let your love be seen, be heard, and be felt. Become a CBN Asia partner for your donation of 500 pesos and receive exclusive online access to Renew Your Strength, an audio teaching by Peter Kairos. Your strength is so great that it shall cause you to soar like the eagle. Become a CBN Asia partner today. Lord, bigyan mo kami ng salita mo, ng pangako mo na panghahawakan namin sa oras na ito. Dahil sobrang bigat, hindi namin kaya kung kami lang. Ito ang pagsamo ni Gethsemane sa Panginoon nang magkasakit ang kanyang pamilya dulot ng COVID-19. Ito ay matapos silang dumalo sa isang family gathering nitong Agosto. Yun, I felt really stressed kasi lalo na nung binabalita ng mga kapatid ko sa labas na nag-aalaga sa kanila na mababa na yung oxygen, hindi na mamagpapa, tapos samahan pa ng wala kami mahanap na hospital. Siyempre, nakakatakot kasi nandun na yung possibility na may mangyayari sa kanilang hindi maganda. Maka di nila kayanin. Si Gethsemane ay nawala ng panlasa at pang-amoy. Agad siyang nag-isolate sa kanyang kwarto. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Praise ay isinugod ang mga magulang sa ospital dahil sa mababang oxygen level. Sobrang bigat po sa pakiramdam at sobrang hirap na makita na both of your parents are severely affected by the COVID-19. Hindi po sila makakain, hindi sila makahinga ng mabuti, ubo sila ng ubo and at the same time, ikaw bilang anak nila, hindi ka rin po makakain, hindi ka makatulog dahil sa sobrang pag-aalala. So emotionally, physically, and spiritually po talaga dumating ako sa point ng buhay ko na I felt really weak. Talagang napanghihinaan po ako ng loob. Pero I praise the Lord po dahil si ate, nandun siya sa quarantine room niya. She's praying for us. She's fighting for us in prayer. Siya po yung prayer warrior namin that time.
I was desperate in receiving a word from the Lord on time na yun dahil sobrang bigat ng pinagdadaanan namin. Kailangan namin ng panghahawakan talaga. And during that time, all I did was pray, magbasa ng Bible dahil nga mag-isa lang ako sa bahay. And then yun, God gave me an answer sa mga salita niya. And yun yung nakita ko sa 2 Chronicles, dun sa kwento ni King Jehoshaphat, na kung saan sabi niya na, you don't have to do anything. Just have to be still, and you have to be there, sabi niya doon. And the Lord will fight for you. I will fight your battle, sabi niya. Bagamat nagpositibo at may sintomas din si Praise, hindi niya ito alintana. Maalagaan lang ang mga magulang. Habang inaasikaso ko po yung mga parents ko, nagpray ako kay Lord, Panginoon, anong salita mo yung pangahawakan ko dahil hinang-hina ako. And dinala po ako ni Lord sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. And nung nabasa ko po ito, wala akong ibang ginawa kundi nagpuri ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito yung kailangan ko at ito yung panghahawakan ko. And that time po talagang I really felt the peace that comes from the Lord. Siya po yung kalakasan natin sa tuwing tayo ay napanghihinaan ng loob. For when I am weak, tuloy mapapa. Then I'm strong. Lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, kaya bata pa lang ay kilala na ni Gethsemane at Praise ang Panginoong Jesus. Lumalim pa ng lubusan ang kanilang pagkakakilala kay Jesus, bunga ng pagninilay-nilay nila sa salita ng Diyos. Kaya naman sa pagsubok na kanilang kinaharap, ito ang kanilang naging sandigan. Ang ginawa po namin to fight the battle is talagang nanalangin. Kaya po nung dumating po kami sa talagang napakabigat na pagsubok namin, naubusan po ng gamot sa ospital at talagang that time kailangan na po ni Mama at ni Papa. Sabi ko po sa mga kapatid ko, kanino ba ang faith natin? Nasa gamot ba? Nasa doktor ba? Nasa ospital ba? Hindi ba ang pananampalataya natin ay nasa Panginoon? Makalipas ang 4 na linggo, ay nakauwi ang kanilang mga magulang mula sa ospital. Bukod dito, ay negative na rin mula sa COVID-19, sina Praise at Gethsemane. Very grateful kay Lord kasi sobrang naranasan namin yung goodness niya and faithfulness niya sa aming family. There you go. So, in spite of the severe challenges that Praise and Gethsemane, fought and faced, they also provided the solution, which is prayer. They did not give up. Lahat sila, pati yung parents niya, no? And that's what we want to do now for all those who are watching, those who are going through different types of challenges. It may be financial. It may be you went through something emotional that it has consumed you. We can take that to the Lord. Or you're suffering physically. There's an illness you're battling. There's nothing that the Lord cannot heal, cannot cure, cannot grant your miracle this very moment. Let's come to Him in faith. Heavenly Father, in the name of Jesus, we can call You our Father because You love us, You care for us. Lord, You know what's going on in each and every one of our lives. So even now, Lord, we speak the healing touch that comes from Jesus unto all who are watching this very moment. We speak the power of the name of Jesus unto your situation, unto your sickness, unto whatever it is you are facing right now. Be it you're in the middle of emotional turmoil, the Prince of Peace is flooding His peace in your heart. He's depositing His peace in your heart. Receive it, kapatid, in the name of Jesus. There's someone right now who is just confused and you don't know what to do. You're facing a battle. You're facing a challenge. You received a bad report from the doctor. The Lord is saying to you, I am your healer. The Lord is releasing His healing touch on your body this very moment. And He's canceling all the cancer cells in your body. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Miriam? The Lord is, even now, is breaking chains. Chains of poverty, chains of debt, chains of addiction, chains from depression, chains from any kind of suffering, chains. I see people imprisoned by their problems in their minds, in their bodies, in their hearts. But the Lord will break your chains even now, for the Lord
wants to give you freedom in Jesus' name. Freedom and liberation, joy and peace and healing in Jesus' name. Receive your freedom and break any chains. You are no longer a slave. You are free in Jesus' name. Everyone with addictions to pornography, to cigarette smoking, to drugs, to alcohol, you are free in Jesus' name. From now on, ni isang dampi hindi nyo nahihingin, ni isang craving hindi ka na kayo makakaramdam dahil sa Panginoon mismo ang nag-heal sa inyo, ang nagpapagaling sa inyo, ang nagbibigay sa inyo ng kalayaan mula sa mga iyan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Nais namin na marinig ang himalang iyong natanggap mula sa Panginoong Jesus upang ating siyang papurihan at mapasalamatan. Tawagan kami sa numero na nasa iyong TV screen. Gawin naman ito kung nais mong mag-text. Nalangin si Pedro Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad Manila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Helping others through CBN Asia is as easy as ABCD. Give through A, accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop or iRemit Abroad. B, bank, BDO. BPI. Metro Bank or Union Bank. C, click kiosk of 7-Eleven. D, digital payment using your credit card. GCash, PayMaya or PayPal. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Isang medical representative si Luisan habang fitness coach naman ang kanyang mister na si Joshua. Pareho silang registered nurse. Binayaan din sila ng isang anak. Ang maayos nilang pamumuhay ay sinubok ng COVID-19. Ngunit mas malaking hamon na lalong nagpabigat sa pamilya dahil buntis noon si Luisan at malapit ng mga anak. Di nagtagal, kumpirmadong positibo sila sa COVID-19. Talaga pong nahirapan ako kasi hindi ko po alam kung ano pong effect nun sa baby ko, inside sa chan ko. And nahirapan po akong na mag-alaga din at the same time sa anak ko po since isolated na po sa akin yung asawa ko. Feeling na parang helpless ka. Kumbaga, hindi mo mabigay yung service na kailangan para doon sa mag-ina mo. Siyempre, nag-worry ako kung ano nararamdaman nila. Kung okay pa ba sila. Although kahit nahihirap, alam ko sa sarili ko kasi ako nga nahihirapan na napakayang asawa ko na buntis. Yung depression, yung sadness na mag-isa ka lang and nag-overthinking din po sa nangyayari sa amin. So mas minuwori ko rin po yung situation ng asawa ko. Bukod sa kanilang tatlo, kalaunan, pito pa nilang kamag-anak na kasama rin nila sa bahay ang nagpakita ng mga sintomas ng COVID-19. Dahil mild symptoms lamang ang naranasan, mabilis silang nakarecover makaraan ang 2 linggo. Subalit panibagong problema ng mag-asawa kung saan at paano manganganak si Luisan. Nag-worry ako kasi alos wala na akong makita eh. Actually, nagmamakaawa na ako na kahit ma-check up lang yung asawa ko,
sa emergency room, malaman lang namin kung ano yung status ng paglilabor niya. Ang mabigat na pasanin ay pinagaan ng kanilang di matitibag na pananalig kay Jesus. Sabay silang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay taong 2016. Simula noon, naging sentro ng kanilang relasyon ang Panginoon. Kaya sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, naging totoo at buhay ang Panginoong Diyos na tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at bawat panalangin. Naging matibay nilang sandigan ang salita ng Diyos. That's Exodus 14:14. The Lord will fight for you. Be still. Nung nakita ko yon, napanatag ako, nagkaroon ako ng peace. Nag-pray po ako, Lord, your will be done po. Kung ano pong plano niyo sa amin, kayo na pong bahala. Tapos na-remind po ako na si Jesus nga nung nasa womb pa siya ni Mary, wala din tumatanggap sa kanila ng mga anak ni si Mary. So medyo na-comfort po ako doon. Sa lahat po ng time na yun na mag-isa ako, si Lord po lagi yung kausap ko talaga. True friends, by God's grace, may nag-refer sa amin ng isang hospital na nag-accept ng mga COVID positive. Matagumpay na naisilang ni Luisan ang cute at healthy baby na si Yesha. Malaki ang pasasalamat nila sa kanilang mga kapamilya, kaibigan at doktor na tumulong sa kanila. Grabing saya ko noon, halos may iyak ako. Nayakap ko yung family ko, nahawakan ko yung anak ko. Ang gandang regalo ni Lord na talagang patuloy tumatakbo sa isip ko na yung test na naranasan namin, ang gandang testimony na si Lord talaga ang nag-create, nagplano. Ang kanilang kagalingan sa COVID-19 at maayos na panganganak ni Luisan ang lalong nagpatibay sa pananalig at pagmamahal nila sa Diyos. God's perfect time. Pero pag gumawa siya ng way, talagang miracle. Sobrang deep inside talaga na yun yung rewarding eh, na mas na-feel namin si God, mas nag-reveal kung sino siya, at talagang living God talaga. You know, watching the stories today that were shared in this episode, this reminds me of Ardy's quote, my husband. Sabi niya, a life surrendered in Christ is a life surrounded by miracles. That's so true. Because, you know, for them, all they needed was a word from God. Yes. And that word sustained them until nakakuha sila ng room. Ayan. Nanganak na, and praise God. The joy is complete. Alam niyo po, a lot of people still struggle about the truth of miracles in our modern times. Perhaps our present-day problems are extremely overwhelming that it robs us of our faith and makes us doubt the power of God. Be that as it may, the Bible gives us several accounts of God's miracles that were birthed out of His followers' faith and obedience. You can experience your own share of miracle today. Put your faith and trust in the miracle-working God, Jesus Christ. Ito ang kanyang pangako sa lahat ng nananampalataya sa kanya. Ang sabi niya, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Sa John 14 verses 13 to 14. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na mag-aatid muli ng kalakasan, pagpapala at kagalingan sa inyo, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayong Biyernes, si Janelle, 14 anyos nang mabuntis. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya? Problema ni Richie at Raya ang pagkakaroon ng polyp sa uterus ni Raya. Paano sila magkaka-baby? Si Joe, pag-aaway ng mga magulang na saksihan habang lumalaki, naging lesbian. Mga kwentong hatid ay katatagan, pag-asa at kalakasan. Lahat ng yan sa The 700 Club Asia, Encourage, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.